LGD Gaming may planong pumasok sa esports scene ng MLBB? Dalawang slot para sa paparating na F5, manggagaling daw sa China. Brokey at your service mga tropang Just ML at ngayong araw paribagong topic na naman ang ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell, at idamay nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! The Giant has come! Kung usapang esports lang naman, abay walang duda nakasama ang bansang China sa topic na yan. Sa bawat kilalang esports game hindi sila nawawala sa ranking o sa malalaking liga. Sa region din na ito, nagmula ang ilan sa mga kahiganteng organisasyon pagdating sa industriya ng esports. Isa nga dito ay ang napapabalita na di umanong papasok daw ang LGD Gaming sa mundo ng MLBB. Alam ko na ilan sa inyo kilala ang pangalan na ito, lalo na sa larong Dota 2, League of Legends, PUBG at marami pang iba. Kaya marami ngayon ang nagtatanong kung totoo nga ba ang usap-usapan o haka-haka na ito. Actually, hindi malabo. Dahil nagsisimula ng umusbong ang MLBB sa China, pagamat nagsisimula pa lang sila, marami ng grupo o organisasyon ang naghahanda para dito o nagsisimulang mag-recruit ng mga manlalaro. Tulad na lang ng AG Fox na sikat sa mundo ng PUBG Mobile, ganun din ang Nova Esports na isa pang matunog ang pangalan sa gaming industry kasama ang Team Extraordinary at YGB. Sa katunayan, noong nakaraan lang sinimulan ang unang liga ng MLBB sa bansang China. Ang nasabing tournament ay tinawag na Douyin 5v5 Challenge 2023 na sinalihan ng maraming aspiring teams at ang nagkampiyon sa huli ay ang YBG Gaming. Subalit, marami pa rin ang medyo duda sa balitang papasok ang LGD sa MLBB dahil mga tropa, strikto si Moonton pagdating sa mga team na gustong sumabak sa pro scene. Kung inyo maalala, nagdeklara si Moonton noon na sa mga sasaling org sa MPL na dapat ay wala silang Wild Rift roster team. Pero maiba tayo, hindi lang naman yan ang usap-usapan. Sa paparating na M5, waring naghahabol ang mga org sa China. Mukhang may balak humabol sa nasabing liga dahil may dalawang slot pang natitira para sa M5. Sa kasalukuyan, hindi pa rin inaanunsyo kung saang region ito manggagaling. Kaya ang haka-haka na China ang tutungo dito ay tuloy pa rin. Kung sakali man, o kung may pag-asa talaga na ang China ang mapabilang sa M5, sa tingin nyo mga tropa, ang higanteng region ba na ito pagdating sa esports maging dominante din sa larangan ng MLBB? Sila kaya ay isa din sa region na ating dapat paghandaan. Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, huwag niyo munang kalimutang i-hit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Anong masasabi niyo patungkos sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto niyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from JustML at kita-kita uli tayo sa susunod na video.